selfies. Okay, I'm going to turn on the selfie mode. Hello, Katekis! Ayan, welcome back again sa aking Liz Tech channel. So, nalito naman ulit ang inyo at Liz for another video. And guys, for today's video is another smartphone na naman ang ating i-review. At ito, another Itel S23 series. Pero kakaiba ito sa mga S23 series nila kasi this time, guys, eto lang naman, the only AMOLED curved screen sa kanyang price range, guys. Yes, in this video, we're going to review the newest Itel S23 Plus. And yung slogan nga nila dito is breakthrough without limits. Talaga namang binigyan nila ng breakthrough itong S23 Plus para ma-achieve talaga nila ito, curved screen appearance, at hindi ma-compromise ang kanyang presyo. And bakit without limits? Kasi itong curved screen ng phone na ito brings no limits to the visual effects. So, alamin natin kung ano pang kayang i-offer ng phone na to. I-test natin to, of course, para makita rin natin kung sulit nga ba ito na AMOLED curved screen phone. So, huwag na nating patagalin pa, Katekis. Ayun, magsimula na tayo. And kung makakita nyo nga guys, eto po yung box niya. Actually, may separate unboxing ako dito, but it will be available sa aking mga TikTok account and Reels. Pero eto guys, ipapakita ko na lang din sa inyo etong kanyang box. So sa box pa lang, diba? O pang malakasan na, gradient na yung S23 Plus niya. At dito na nakalagay, AMOLED curved screen. Ayan, 16GB. RAM na rin siya at 256GB ROM. So, very promising, isn't it? At sa loob naman niya, ayan, silip lang din yung mga accessories. As you can see there, wala siyang power brick. Pero meron naman silang mga freebies din coming sa kanilang early bird sale na pag-uusapan natin mamaya. So, ayan po yung itsura ng box at diretso na po tayo sa phone itself since we are going to do a full review. So, here guys is the phone. Ayan, ipapakita ko na agad sa inyo yung itsura ng phone. Here you go, hawak-hawak na nga natin itong panibagong S23 Plus. So, sa color pa lang guys, panglaban at sa design pa lang. By the way, itong color na hawak natin is ang kanilang Lake Cyan. So, meron silang elemental blue. Pero, ayan, napakaganda ng kanilang Lake Cyan. So, curved din yung kanyang back. At kung makikita nyo yung placement na kanyang camera lenses, no? Para siyang iPhone, yung vibes. Yeah, as you can see there, ito yung camera module niya and camera lenses niya. Dalawang rear cameras at may LED flash, may ultra matrix lens. And here guys, makikita nyo sa back niya, walang nakalagay na Itel brand name. But nakalagay dito is Super. So, subtle lang din yung Super. At dito lang yung makita sa upper part yung Itel talaga. Nakalagay dito, designed by Itel. So, ang ganda po ng device, actually, manipis lang po siya. Kasi 7.9mm lang po siya. And maganda yung pagka-curve po niya. Kasi 3D na po yung curve back niya. So, maganda po yung grip niya sa hand. Very comfortable. At very stylish yung pagka-curve niya. And then, makikita nyo nga yung color. It's very gradient. So, ayan, ang ganda ng kanyang pagka-silky smooth back. So far, ito yata yung isa sa pinakamagandang nirelease ng Itel ngayon. But, isa sa nakapag-attract talaga sa akin, guys, is ito nga kanyang screen. Kasi, diba, AMOLED curved screen na po siya. And yes, as we turn on the screen, ay surprisingly, napakalaki na rin po ng kanyang screen display. In fact, meron po siyang 6.78-inch big full HD plus AMOLED curved screen na may 59-degree curvature. Ayan. So, napakaganda ng visual experience kasi curve na po siya. At the same time, malawak na po yung kanyang screen. In fact, may 93% screen-to-body ratio na rin po siya. And, gusto ko rin po, punch hole na siya. So, napakaganda at napaka-premium. No, hindi mo akalain sa price range niya talaga na may ganito na siya kagandang screen. Napaka-generous ng Itel kasi pin-experience niya, of course, sa atin. Lalo na sa mga entry-level phones lovers dyan. Etong ganitong screen, bihira lang po talaga yung curved screen.
screen at AMOLED pa sa entry-level series. As I tested the screen, ayan, napaka-smooth. Maganda rin yung kanyang mga icons. At drawer na rin po siya. Makita niyo yung mga ibang apps. And apart from that, guys, in-display na rin po yung kanyang fingerprint scanner. And so far, napakabilis po na kanyang response. Ayan, very sensitive. Kaya nagustuhan ko rin po yung kanyang in-display fingerprint scanner. So, ayan, guys, nakita niyo na yung kanyang display. It's super nice. And diba yung curved screen, malaki talaga yung advantage niya. Kasi it reduces reflections, glare, visual fatigue. Tapos, it also reduces eye strain and fatigue. Apart from that, guys, ang maganda rin sa screen nitong Itel S23 Plus is itong kanyang Corning Gorilla Glass 5 protection. So, it provides superior touch experience. So, it's scratch-free at hindi siya basta-basta magkaroon ng dents. So, yun yung maganda sa kanyang screen. Since nakita niyo naman na yung kanyang magandang AMOLED curved screen display and of course yung design, napunta naman natin yung kanyang internals, katekis. So, etong si Itel S23 Plus is powered po siya ng Unisoc T616. So, itong Unisoc T616 katekis is hindi man siya ganun ka-latest talaga na processor o chipset, pero flagship processor to ng Unisoc. Comparable naman din siya sa 690 processor ng MediaTek. It also supports mainstream games din naman. Now, when it comes sa kanyang ROM at RAM naman, etong si Itel S23 Plus, meron po siyang total of 16GB RAM and 256GB ROM, which is huge enough na rin to store your files, documents, photos, and videos. And yun nga lang yung disadvantage is, hindi ka makakalagay ng additional external storage kasi wala pong slot yung kanyang SIM card tray for the SD card. So yun lang. Pero 256GB is sobrang laki na noon na storage. So hindi mo na mapupuno agad-agad yan. And now, when it comes sa kanya namang battery, etong si Itel S23 Plus is meron po siyang 5,000 mAh battery with of course supported ng 18W fast charge. Yung 18W is hindi naman siya ganun talaga ka-totally fast. At least, hindi siya ganun ka-slow. Ayan, makita niyo naman dyan, tinest po namin yung kanyang charging. And there, guys, from 4%, nag-charge kami for 40 minutes, then naging 47% po siya. So, nakita niyo naman na hindi naman siya ganun ka-bad talaga yung kanyang charging. Medyo mabilis na rin naman na siya. Kasi sa 40 minutes is 47% naman din yung in-increase sa kanya. Ayan, now, guys, puntahan naman natin yung camera niya. So, there nga, si Itel S23 Plus is meron lang naman siya. Ang 32MP front camera at 50MP na po yung main camera niya. Bihira na rin po sa kanyang price range yung may 50MP na camera. So there, guys, test po namin yung main camera niya and yung front camera niya. So makita niyo yung mga sample shots namin. In fairness, guys, yung camera naman nito is it capture moments in an exquisite detail. Decent naman po yung mga shots niya. And even po sa places, maganda rin naman po yung kuha at yung FOV niya or field of view niya. So, okay naman po yung rear camera experience namin dito. Sobrang clear at sobrang ganda rin naman siya. And yung front camera niya, of course, is maganda rin. Ayun, makita niyo naman yung mga sample shots namin dyan, mapaportrait man, or hindi, maganda at malinaw naman. There are kind choices, of course, if you want to use the intelligent beauty niya, which makes your skin smooth. Ayan, maka-customize nyo yung fair complexion and a lot more. So yun, pwede nyo gamitin yung beauty. Or kung gusto nyo yung mas normal lang, ayan, pwede naman din yung normal camera lang din niya. So you have all the choices naman. So ayan, guys, sa mga features niya, meron siyang beauty, meron siyang portrait, of course. May super night din. And super night niya is okay naman. Maganda at malinaw din naman yung super night shots niya. Meron siyang Ultra HD AR shot. Meron siyang Pro Panorama and Time Lapse. So far, guys, favorite ko is yung rear camera niya. Malinaw at maganda naman. And now na nakita niyo na po yung camera performance niya, what I like about this device as well is yung kanyang mga special features na bihira mo lang makakita sa kanyang price range. Kasi eto si Itel S23 Plus katekis is meron po siyang feature na dynamic bar, which is makita mo lang sa mga mid-range or high-end phones like iPhones. Ayan. Pero dito, guys, meron siyang ganyang features. Hindi ko nga lang na-try ngayon sa kanyang Itel S23 Plus kasi available lang po itong dynamic bar niya sa upcoming future software upgrade. Sobrang ganda kasi you can have the access crucial notifications such as battery status, incoming calls, reminders, and unlock status. So, ayan, isa na rin yan sa selling point ng phone na to. And apart from that, meron din po
siyang seamless AI assistant, which is etong kanilang tinatawag na Ivana GPT integration. So kung merong Alexa, of course, meron din si ITLS 23 Plus na Ivana voice assistant. So ito, it will help you perform task quickly, easily using voice commands. Start taking selfies. Okay, I'm going to turn on the selfie mode. So, ayan, makita nyo naman dyan kung gaano ka-useful din itong si Ivana AI Voice Assistant. And another thing na nagustuhan ko rin dito is meron din siyang AOD or Always On Display. So, eto namang Always On Display niya. Kapag naka-standby mode yung phone nyo, you just have to tap the screen or raise the phone. Then you can see the display time, date, missed calls, and a lot more. Few of the features pa lang yan, guys. And now, tingnan naman natin ang gaming performance ng phone na ito. So, there, tinest ko po yung phone, of course, sa ating sikat na sikat na Mobile Legend Bang Bang game. And there, guys, in fairness, napakaganda po ng performance ng phone na to. It has super frame rate, setting, ultra setting, kaya niya, and smooth and playable naman siya. Sa simula, merong minor lags kasi siguro nag-degenerate pa yung phone. Pero as we go along, naging playable naman talaga din siya. And there, tinest namin siya sa COD or Call of Duty, guys. Mid-graphic kaya niya, guys, and high frame rate. And in fairness, nice din naman yung kanyang performance. So ayun, nakita niyo na yung gaming. And in fairness, impressive naman din yung gaming performance ng phone na to. So sa base experience namin, may good graphic naman siya. May heat dissipation siya. And stable naman din yung kanyang gaming experience. So, nakita niyo naman po yung gaming natin. So far, guys, overall experience, sobrang na-satisfied naman ako sa pinapakitang performance ng phone na ito. So, yun nga lang, may namang napansin lang din ako, minor cons lang naman sa phone na to. First is, ayun na nga, wala po siyang 3.5mm earphone jack. So, meron lang po siyang USB Type-C na charging port. So, pwede kang gumamit ng adapter na may 3.5mm audio jack kung gusto mo. Pero yun, medyo hassle siya for me. Another thing is 4G pa nga siya, no? So, usually 5G na nagsilabasan ngayon. Pero considering its price naman din, and of course, its other specification is all goods naman siya for me. And yun nga, the last thing is yung storage nyo. Kasi hindi mo pwedeng lagyan ng external card kasi wala siyang slot doon. So, yun lang naman. I hope mga future phones ng Intel is may lalagay nila yung mga lacking sa phone na to. But the rest of it, guys, as what I have said a while ago, it's very satisfying naman. Especially, diba, the AMOLED screen display. So, bihira lang po yan sa kanyang price range. Etong ganitong feature ng phone, na AMOLED na, may experience mo na yon. Then, of course, curved na. Plus, yung kanyang design na napakaganda rin naman and fashionable, which is nice. And of course, it has a good gaming performance. We cannot deny it sa kanyang performance or testing naman na pinakita ko sa inyo. And of course, the camera. I also like the camera performance of this phone. Usually, sa mid-range lang din naman yung 50MP. Pero nilagay ng Itel dito yan sa kanilang S23 Plus. So, diba, napaka-generous. So, yan guys, how much more kung malalaman nyo yung price niya? So, everybody is guessing na, no, sa comment section. Na aking post sa social media. Pero yes, guys, totoo ang chismis. Napaka-affordable lang po ng ating Itel S23 Plus. Nagkakalaga lang po siya ng SRP 7,499. Yes, napaka-affordable na po niya sa AMOLED curved screen na phone, di ba? So, 7,499. Pero guys, may early bird sale po siya. So, pakinggan niyo po yan. Yes po, meron po silang official bundle. If you purchase this one, may Itel ICH61 power brick ka, may I678 glass screen protector ka na. Of course, sa Shopee lang yan kung mag-o-order kayo mismo sa Shopee. May official freebies din po sila. You can select Itel ISW31 smartwatch or Itel N75 open air conduction earphone. Yan yung sale price po nila, is available sa October 5 launch lang po talaga. Na makakabili kayo up to 5,699 na lang via Shopee vouchers. Yun po yung mga maa-avail nyo if you purchase this newest Itel S23 Plus. Napaka-generous na po ng Itel about this device. And I can tell this device is really a good contender in this market this 2023. So,
kayo naman po, it's your turn to share your perspective about this phone. Don't forget to comment below. So, yun lang po guys. I hope na na-enjoy niyo po yung video na to. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and of course, subscribe to my YouTube channel. So, for more information, guys, visit my description box sa mga links and everything and promos and that. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood and see you again, Kateki, till my next videos. Bye!